Iyon na. So nandito ako ngayon, no, para i-bike check no itong si Tozek Roadster MTB 29er, no? Dito 'yan, sa Rides Bicycle Shop, no. Tara, i-bike check natin 'to. Alamin natin yung kanyang specs. Alamin din natin yung mga pesang nakakabit dito kay 2022 Tozek Roadster MTB 29er. All right? Let's go. So ito po no yung kanyang head tube no, simula dito hanggang dito ang haba po niyan 110 mm no. Tapos frontal view tignan natin no, ito po ay naka-tapered no. Tapered po ang kanyang head tube. Yung taas po ay size 44, yung baba naman po ay size 54 hanggang 56 po yung laki ng bunganga no. Head tube, top tube, down tube, smooth welding na po no, wala na po kayong makakapang mga TIG welding diyan. What else? Tapos, ito na po yung kanyang ICR, no? Kabilaan po. Tignan natin. Oh, yan. Yung ICR niya, isa dito, tsaka wala. Wala nang iba. Oh, yun lang. Nandito lang yung ICR niya. Okay, dito sa kabilang part, wala na rin, no? Ito yung salitang Roadster. Ang ginamit na kulay dito, ang ganda. Matte black, no? Tapos, yung kanyang mga decals naman ay kulay gray po. Ayan yung Roadster na kanyang model. Ito po yung kanyang top tube, no? Papansin nyo sa kanyang top tube, smooth na smooth lang yung kanyang decals. Pero may texture po, no? Na ano kasi wala nga po itong top coat. Pababa rito, nilagyan siya ng excess, no? Para siyempre sa protection ng kanyang seat tube. Ayan po, nilagyan siya ng weld dito. Suporta po kahit isagad nyo yung seat post, hindi po mababali yung ating ano, no, frame, no? Down tube naman po. Ayan po yung salitan Tozek, no? Ang ganda ng pagkakatirada. Battle cage, ito po nakalagay, no? Tapos, dito sa part na to, may TIG welding po. Nasa salat ko, no? Nagpapatunay na ito po ay gawa sa T6061 T6 alloy, ang buong batalya, no? Ang seat clamp niya po ay alloy na, tapos quick release, no? Ang insertion naman po ng kanyang seat post ay 30.9, no? Ang haba po nito ay 350 mm ng seat post. Clamping niya po, modern na, hindi na po bilog. Alloy po ang seat post. Pero pagdating dito sa bracket, bakal pa. Ito ang brand ng kanyang upuan. Ganda yung upuan niya, no? Pero ang pintas ko lang dito sa upuan, hindi pa po to synthetic rubber, no? Synthetic leather to, kaya madaling masira. So, iwasan nyo na mababad sa ulan, tsaka sa init, lalo na pag ang garahe nyo walang bubong, no? Para hindi agad masira at magbibitak-bitak, no? As usual, wala pa rin kakwenta-kwenta yung kanyang pedal, no? Walang kwenta. Palitan nyo ng pedal na may kwenta. Bumili kayo dito ng mga, ano, sa Rides Bicycle Shop ng seal bearing, no? Para mas may laban-laban yung pedal. Pero yung ganito, wala kwenta. Nakakahiya to. Palitan nyo to. Okay. Tapos, ito naman po yung kanyang seat stay. Ganda yung seat stay niya, no? Mataba. Mataba yung seat stay niya. Nilagyan ng bridge. May butas rin dito at mapapansin nyo rito sa part na to, may support para sa carrier, no, kabilaan, no? Ganda yung ano, yung seat stay. Hanggang makarating ka rito sa chain stay, mataba, no? Mataba yung chain stay niya. Tapos ito yung daanan ng kable, lumabas sa ilalim, no, dito. Tapos hanggang makarating ka rito sa part na to, no? Ito yung kanyang RD, no, si ARX, no. Ito po ay pang 13 speed ni Senza, no? Tapos yung kanyang pulley naman, ha? Hindi pa to naka big pulley, 11 feet lang. Okay? Ito naman yung kanyang cogs, no?
ni Senza 13 speed, no? Pinakamaliit 11, tapos yung pinakamalaki naman po ay 52 teeth. Okay? Yung hub naman po niya alloy na, ito po yung tunog, sound check. Oh, ayan. Hindi po sobrang ano, hindi po mayabang ang tunog nito. Tunog pino lang. So makakatakas ka pa rin sa asawa mo, no? Pagdating naman sa kanyang rims, yung rims niya alloy, no? Reflectorized pa. Spokes and nipples, stainless. Pero ang ginamit dito sa kanyang tire valve ay shredder or American valve pa, no? Nakaano to, naka-tan wall to, naka-gum wall. At maliliit yung mga knobs, no? Ang size ng gulong, 29 by 2.125 ni Chaoyang, no? Chaoyang yung ginamit, okay? 160 mm yung kanyang rotor disc, bolt type. Tapos pagdating dito sa kanyang kabitan ng kanyang hydraulic calipers, post mount to post mount na po, no? Ang ginamit na hydraulic calipers dito, mga bayaw, ay si SIB, si Mars, no? Okay, tapos dito naman po sa kanyang chain. Ayan, tignan nyo yung brand ng kanyang chain. Ayan po yung kanyang chain. Kaya na po ang bumasa ng brand. Tapos, ito naman yung kanyang crank. Nakahalotech na to ni Tosek, no? Ayan naman po yung details ng kanyang chain ring. O, ayan, para makita nyo na. O, ayan po ha, yung chain ring niya. Okay? Tapos, ito naman yung kanyang arm, no? 170mm ang haba, 9 over 16 ang tread ng kanyang pedal, no? Halotech to, mga bayaw, no? Butas to, tatagos dun sa kabila, papunta sa kabilang ibayo. Okay? What else? Makikita nyo rin, no? Dito naman sa part ng kanyang tinidor. Ang tinidor niya po, default, no? Kay Tosek. Pero air shocks na po to, no? 34 ang kanyang stanchion, kulay itim. Ang travel naman po niya ay 120 ang kanyang travel, no? Naka manual lockout po. Ito po yung lockout niya, manual. Tapos, ito naman po yung kanyang preload, no? So again, pinapaalala ni Bayo sa inyo, pag naka-air sucks kayo, huwag pong hangin ng hangin basta-basta, no? May karampatan pong hangin yan na kinakarga na nagko-commensurate doon sa bigat or weight, body weight ng rider, no? Dito nyo hahanginan. So kung ano yung body weight ng rider, yun po yung dapat nyong ilagay na PSI sa inyong tinidor. Kasi po, pag nasobrahan o kulang sa hangin ang inyong tinidor, pwedeng masira yung kanyang mga gasket, pwedeng masira yung kanyang mga ano, o-ring ng ano ninyo, tinidor ninyo. At syempre, gastos yun. Ayaw nyo magastosan. Kaya sundin nyo na lang. Huwag ng hangin basta-basta. Kasi may special na panghangin yan. Yung may mga gates, no? Bibili kayo ng fork na pump. Diba? Tapos, ganun din yung sa unahan, no, mga bayaw. Alloy din yung kanyang rims. Tapos, reflectorized na. Stainless yung kanyang spokes and nipples. 160mm yung kanyang rotor disc. Ayun din. Post mount to post mount yung kanyang kabitan ng kanyang caliper na hydraulic brakes, no? Tapos mga bayaw, no, ito ay naka quick release po, no? At ang kanyang hub ay alloy na po. Okay? Ang gulong naman niya ay naka tan wall, maliliit ang knobs. Perfect na perfect to pang cross country, no? Okay na okay to, no? Sa trail siguro light trails lang. Yung medyo sasakit ang katawan mo rito pag ito ginamit mo sa ano, sa trail. Mga light lang, medya-medya lang, okay lang, no? Tapos ano pa ba? Ang size nito 29 by 2.125, ang brand ng gulong Chaoyang, no? Pagdating naman, no, sa kanyang manibela, no, yung haba naman ng kanyang manibela simula dito hanggang doon sa dulo, ang haba nito ay 720, no, mm ang haba, no? Okay na okay. Pero ano, tawag rito, kung sa akin yan, babawasan ko pa. Medyo ano, mahirap isingit. Nahahabaan pa ako. Kasi mga gusto ko, mga 680, ganun lang. O, 700. Nahahabaan pa ako. Pero alloy na yan, ha. T6061 yan. Sa stem naman niya, ang haba naman ito ay 70 to 80 mm, no? 31.8 yung kanyang clamping ng kanyang stem. Alloy na rin po, no? At naka-negative na. Ayan, oh, tignan nyo. Naka-negative na yung kanyang stem. Okay na okay, di ba? Ang kanya naman pong hydraulic brakes, siyempre si Mars, no? Pagdating sa kanyang shifter, si Senza AR-X po na 13 speed. 1x13 ang ginamit.
Ito yung kanyang hydraulic brakes, no? Okay na rin si Mars. Tapos, ano pa yung hindi ko nasabi dito? Siyempre, yung presyo, no? Doon kayo na-excite para malaman kung magkano yung bike na to, no? Eh, dito lang yung mabibili. Siyempre, kay Rides Bicycle Shop, no? Dito yan, sa May Sega Street, no? Katabi lang po sila ng Mercury Drag at saka ng Bisikleta Manila. Napapagitnaan sila, no? So, ngayon, no? Ang presyo nito ni 2022 Tosec Roadster MTB 29er po ay 18,000 pesos, no? Ito po ay negotiable pa, no? At pwede nyo rin po ito bilhin through home credit, no? Ang tinatanggap po nila na mga payment dito ay ano, cash, GCash, bank transfer. Tsaka pwede rin po sila sa home credit, no? Hanapin nyo lang po dito si Sean, si Elmer, si Jenber, si Alan, si Ruel, si May. Lahat hanapin nyo. Si Jenber, para mahanap nyo, meron siyang isang pangalan, si Boy Lolo. Boy Lolo. Ngayon hanapin nyo. No, joke lang, joke lang. No? Mga bayaw, no? So, dito lang yan, ha? Sa Rice Bicycle Shop. Puntahan nyo na po. Andiyan na, sa comment section, tsaka sa description box. Yung kanilang mga detalye, tawagan nyo na, no? Available ngayon yan dito. Marami silang mga, ano, stock ngayon dito. Okay? So, medium to, ha? Medium na frame to. So, pwedeng-pwede to sa mga, ano, 5'10 ng height, pababa. O, yan, pwede yan, no? So, sa mga subscribers ko, like, share, and subscribe. Dynamo TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? Yung mga tropa ko dyan, no? Siyempre, sa iba't ibang parte ng mundo, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, sa Sweden, siyempre, sa Bangladesh. Hello, people of Bangladesh, people of Indonesia, how are you? Di ba? Saan pa? Dyan, sa New Zealand, sa Hamilton, yung Pinoy bike community natin dyan, no? Kumusta po kayo? Mag-iingat po kayo dyan. Okay lang kami rito. Hindi nanalo yung bagyo, no? Pilipinas pa rin, ang sakalam, no? Pagdating sa bagyo. Okay? Sino pa, no? Yung mga kaibigan natin dyan sa Taiwan, Singapore, Brunei, Darussalam, sa ano pa? Sa Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then, mga bayaw, no? This is Dino Boy TV saying, peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loaming Store, MLS. Trailman.